Ang saya-saya ride. Parusang ride to. Aga-aga, ahon eh. Bigat pa ng bike ko. Daming karga. Pagod na ako. Nasa Pampanga pa kami, last pag na kami. May dito, naisip na niya na magkinabukasan ngayong araw na maglup pa kami sa may Bataan. So magmumurong loop daw kami. Pag magmumurong loop kayo, ganito dapat setup ng bike ninyo. Pang bike parking. Kaya tamang decision niya. Yan dapat pata. Kasalanan nito yan. Hindi na mga bundok doon, no? Ayan, murong. Marong lup pa. Oh, luso. Sinisilip po. Wow, grabe. Ang hamog. Yun, so good morning mga kapedal. So nandito tayo sa May Gonzales Farm at kasama ko sila Cheryl and Kenneth. So kahapon pa kami nandito kaso di ko nakuha na ng video. Nakalimutan ko na may dala pala akong camera. So yung mga pinagdaanan namin kahapon medyo hindi ko ma-explain. Naghintay kami ng ako, naghintay ako sa may waiting shed sa may Clark, sila sa may Friendship. Dahil nabutan kami ng malakas ng ulan, mga halos 2 oras din yan, 3 oras. Tapos after noon, dumiretso kami dito sa may Gonzales Farm. Tumawid kami ng ilog na kabewang ang tubig. Yun, sayang yun, di ko nakuha na ng video. At ngayon, paalis na kami dito sa may Gonzales Farm. At bago kami umalis, kukuha kami ng mga gulay na babaunin namin papunta sa may Zambales. So from dito sa may Bamban Tarlac, sa likod lang ng Clark, didiretso kami ng Zambales. So ito yung ride na walang plano-plano, bikepacking na walang plano. O kagabi din, inulan kami doon sa may Kubo, buti na lang may Kubo. Di na kami nagtayo ng mga tents namin kung hindi mababasa kami. So ito, hanap muna kami ng babaunin namin mga gulay. Bale, ito yung bike ride namin na walang kaplano-plano pero mabilis na tuloy. Kasi biglaan lang talaga to, nagchat sa akin si Cheryl, nagaya na mag-ride, go ako kagad, binudol si Kenneth. Binudol si Kenneth. Ang sabi niya, hatid lang kami din na nakauwi. At ngayon, sasama pa siya sa amin sa may Zambales. So, hi ka muna. Hi po. Dito ako. Andito din kami. Dito ako, Butan. Andito ako. Eh, so, kasalukuyan silang nagnanakaw ng mga gulay. Ito po yung mga kawatan. Mga nagnanakaw ng sitaw na hindi muwi. Yan na. Anong gagawin mo sa sitaw? Adobong sitaw. Yun. With a twist. Anong twist? Try natin ulit yung lemon. Ano to? Sira ulo ride. Kasi mga sira ulo yung mga kasama ko eh. Yung wala nang pakalam sa bukas. Ride lang ang ride. Ayun, so check out na kami dito sa may Gonzales Farm. Ito ang salarin ng ride na to. Ito, itong babaeng to. Itong salarin. Budol na ride. Ito pala yung nabudol. Walang kaalam-alam. Gulat siya eh. Nung pagtingin sa akin kahapon, full pack yung bag, daming bag. Mukhang lalayo. So ride out na tayo dito sa may Gonzales Farm. So tuloy na ang biyahe natin papunta ng Zambales. Lumulutang yung bike ko. Ayan, so ganito yung yaksena namin kahapon. Pero mas malala yung kahapon, malakas ang tubig. Tsaka hanggang hita, ay hanggang bewang yung tubig. Ano, Zambales pa! Zambales pa! Ano, Zambales pa! Para po sa naghahanap ng idea kung paano mag lightweight bike packing ito. Ano, di ba? Kompleto sa handlebar bags, ano yan, saddle bag, meron kompleto din sa mga bote na tubig. Oh, yun. Ang saya-saya ride. Parusang ride to. Aga-aga, ahon eh. Bigat pa ng bike ko. Daming karga.
Nasa Pampanga pa kami, last pag na kami. Wala pa kami. Hindi pa kami nakakalabas dito. Ayun, ang aga-aga. Hindi pa kami nakakalabas ng Pampanga. Nagkakalaspagan na. Anong oras na natin? 10:30, 10:45 nung umaga? 10:50. So, dito pa lang kami sa may Sacobia. Papasok pa kami ng Clark. Tapos diretso po rak hanggang makalabas ng Pampanga sa may Florida Blanca. Ayan, so nakalabas na tayo ng Clark. So yung gayahin namin, din naman kasi masyadong gano'ng kainit kasi medyo makulimlim kasi nga medyo tagulan yung panahon ngayon. Huwag lang sana kami uulanin na mayang hapon. So ito, diretso na tayo ng Porak after natin dito. Ayan, so finally nandito na tayo sa may Porak, Pampanga. Yung oras natin, hindi ako sure kung anong oras na kasi lubat na naman itong ating bike computer, hindi ko na-charge kagabi. So ito, papunta na tayo ng Florida Blanca. Naku po, ayun na naman ang ulan, wag naman sana. So papasok pa lang tayo ng Florida Blanca, Pampanga. So pagpasok natin doon, doon na tayo magla-lunch. Ayun, so time check natin is 12:52 na ng tanghali. Nabutan na kami ng gutom dito sa may Florida Blanca. Lalaspagan na. Kulang na sa tulog eh. Yung isa oh, ewan ko kung masaya. Saan tayo? Zambales. Zambales? Oo nga. Talaga? Oo. Hindi talaga siya makapaniwala na magsasambalis. Kung akala niya, ikot lang kami. Anong paalam mo sa inyo nung umalis? Wala akong paalam. Pero sa jowa ko, yun. Anong pinagpaalam mo? Pagkatid ng interior. Saan yung katira mo ng interior? Ewan ko, taga saan. Ba't umabot ka ng dalawang araw? Ayun, so time check natin is 1:30 na ng hapon. So nakapag-decide kami na sa may Olongapo po na lang kami diretso para maaga din kami makapagpahinga since na para kaming lahat walang maayos na tulog kagabi. So kailangan namin makapagpahinga at makapag-pitch ng tent na maaga kasi kung magsasambales pa kami baka pasado alas 5 na kami makarating. And inahabol pa namin yung liwanag para ma-enjoy namin yung stay namin doon. Dito muna tayo sa may likod, buntot-buntot muna tayo. Medyo nakakarandam na tayo ng antok gawa ng kulang sa tulog. Kasi sobrang lamig kagabi, hindi kami makatulog. Wala kami mga kumot. Ayun, so kakadaan lang natin sa may boundary ng Pampanga. Nandito na tayo sa may Dinalupian, Bataan. So after nito, kakanan tayo papunta sa may Paket ng Subic. Ayun, so time check natin is 2:30. Hindi ko alam kung anong lugar ko. Basta ito na yung highway na bungad sa Paket papuntang Olongapo. Pahinga muna kami dito, refuel. And siguro yung ETA namin mga kalating oras or isang oras siguro bago kami makarating sa may Olongapo City. Ayun, so time check natin is 3 o'clock na lang hapon. So pajak na tayo ulit para makaka-update na tayo ng Olongapo City. Ayun, so nagtanggal na muna kami ng mga long sleeves namin dahil sobrang init kahit na makulimlim dito. Ramdam namin init dahil na mabagal kami at saka kami umaahon. So time check natin is 3:53 na ng hapon and nandito na tayo sa may Arco ng Olongapo City. So tamang picture taking lang and then konting pahinga. Then tuloy na natin yung biyahe natin papunta sa may destination natin para makapagpahinga na rin tayo. Las Pagers! Hindi na sila masaya, hindi na sila nag-uusap, hindi na rin sila nagsasalita. Iniisip nila yung kinabukasan. Another good mood of tomorrow. Bigla na naman! Ayun, on the spot!
Uwi kami, hindi kami dadaan dito sa may inakitan namin. Mag-look daw kami sa may Morong. Pasimuno na naman ito. Ay nako. Wasak na naman ang tuhod. Finally, time check natin is 4:40. Nandito na tayo sa may Olongapo City. So ang gagawin namin, dahil pagod na kami, kulang sa tulog, kailangan namin magpahinga. Hindi na kami magluluto, bibili na lang kami ng ulam tsaka kanin. And then pagdating namin doon sa resort na pupuntahan namin, magpipitch na lang kami ng mga tents. And then ligo, kain, and then kwentuhan saglit, tapos pahinga. Ayan, so finally, nandito na kami sa may Baloy Beach. Oh, nakalimutan ko yung pangalan ng resort. So ang gagawin namin, nag-rent na lang kami ng kubo kasi di kami makapag-pitch ng aming mga tent kasi baka bigla na naman kaming ulanin. So mas okay na to, mura na rin kahit pa paano. Yan, so ito yung napili natin. Yan, so mag-ready lang kami ng mga gamit tapos mag-dinner kami maya maya kasi maliligo na. Kumusta? Okay pa? Dalawa na yung helmet ko. Dalawa na. Kanina kasi may mga tinuturo yung mga ibang lalaki doon, kaso ayaw namin kasi di safe kasi sa public kami pinapapitch dito sa labas ng ganyan itsura. Baka mawala yung mga bike namin, pasukan kami sa loob ng tent. So mas okay nang kahit na medyo katasan tong kubo, at least safe kami. Wala kaming alalahanin. Ayan, so ito yung labas ng dito sa may resort na napili namin. Malinis so far kesa doon sa mga pinuntahan namin kanina. Hindi ka magtitiwala sa lugar. Dito okay na okay. Ay ako. Ayun, so good morning mga kapedal. So ito day 3 natin ngayon sa ating bikepacking adventure na di kami gumamit ng tent kahit may dala kami ng tent. So ito, nandito kami ngayon sa may Olongapo. Dito kami nagpalipas ng gabi. Ito, almusal muna kami bago kami ride out. Kasi ito, may binabalak na naman pambubudol itong babaeng to. Kapunta pa lang kami dito, naisip na niya na magkinabukasan ngayong araw na mag-loop pa kami sa may Bataan. So magmumurong loop daw kami. Pasok kami ng Subic, tapos Morong, Bagak, tapos labas kami sa may Orani. Sira ulo loop. Ayun, so kain muna tayo. Ayun, nangyari pala, kagabi, hindi ko na napakita yung dinner namin kasi nagmadali din kami kumain para makapagtahinan na rin. At biglang bumuhos yung malakas na ulan. So ito, almusal muna tayo. Tapos, pack up then, ride out na mamaya. Almusal namin itlog na, nilagang itlog. Tapos ahon kami sa may Morong. Pag may imo, namoy ko yung may di ko nice. Bala na, sino magtuturoan. Sigurado yung nasa harapan. Awag ako. Sa likod ako. So yung mga damit namin di pa masyadong tuyo dahil malakas yung ulan kagabi kasi naglaba kami. Ayun, so time check natin is 8:10 na ng umaga. So this is our day 3 ng aming bike ride. So yung ruta namin for today is from dito sa may Olongapo. Papasok kami ng Subic Bay, then lalabas kami sa may Morong, then Bagak, then labas kami sa may Orani, pabalik na ng Pampanga. So mag-loop tayo. Finally, nandito na kami sa may loob ng Subic Bay Freeport Zone. So, pasyal muna tayo sa may baywalk nila. Yun, so side trip muna tayo dito bago tayo tuloy ang lumabas ng Subic.
So si Kenneth, nakasama namin, is first time niya dito. So it's your chance para makapagpa-picture. Ayun, so photo break lang kami, mabilis ang picture lang sa may Subic Bay, sa may Baywalk. So diretso na kami papuntang Borong Yaksit, palabas dito sa may Subic, para paikot pabalik ng Pampanga. Ayun, so nakita namin dito si Sir Mark. So sabi niya, taga Capas Tarlac. Ayun, sabi niya sasama niya daw kami papunta doon sa may airport, tapos tuturo niya yung sunod na dadaanan namin. Buti na lang nakita namin siya dito. Ayun o. Ito na pala yung airport ng Subic, oh. Ganda ng mga bundok doon, oh. Wow. Ganda. Ganda, oh. Ayun, so maraming salamat kay Sir Mark na hinatid kami dito sa may papasok ng Morong. So siya, babalik na siya dun sa may Subic. Sa may Boardwalk Hotel. May seminar. Maraming salamat sir, sa pag-atid. Ingat tayo, ingat. Ayun, so we are heading now sa may arco ng Morong Bataan. Si Sir Mark na tumulong sa amin kanina is pabalik na dun sa may Subic Freeport. So big shoutout sa iyo sir. Maraming salamat sa pag-atid. So ito, kami na lang ulit magkakasama. Ako, si Kenneth, tsaka si Cheryl. So pumumpisa pa lang yung kalbaryo namin papunta ng Morong. Ayun na! Ayun na yung ahon, pumumpisa na. Yo, ako na! Grabe, haba-haba ng ahon na to. Gradual lang pero mahaba. 7%. Hindihan ba? So nandito pa rin tayo sa may part ng SBMA, Morong Road. Ito, I love Subic. Fantastic park. Ganda dyan, oh. Sa taas. So refill muna kami ng mga tubig namin. Ayun, so nakapag-refill na kami ng mga inumin namin. So after ng konting pahinga, ito yung bubungad sa amin. Mahaba-habang, hindi naman katarigan, pero mahaba. Maikli lang pala. Mukha lang mahaba. Parang isa, no? Sa may Gabaldon, parang ganyan lang siya, eh. Yung pag malayo ka, ayaw mong ahunin, eh. So yun, gradual lang, hindi siya matarik. Pag magmamorong loop kayo, ganito dapat setup ng bike ninyo, pang bike parking. Yeah, tamang decision niya. Yeah, ganyan dapat setup. Kasalanan nito yan, eh. Ayun, so itlog, tinabay brake muna kami. Nasa kalagitnaan kami ng ahon papuntang Morong Gate. So recharge muna. Init, eh. Init to, tingnan mo, di mapawisan to. Dark na yung damit niya. Grabe yung pause. Ito parang wala mo na, eh. Parang di mo napapagod ito, eh. Hindi ako na. Uwi na ako. Ayan, Morong Loop pa. Morong Loop na walang tulog. Make you feel right at home. Hanuk does it well. Ayun, so time check natin is 11:44 na nang magkatanghali na. Papunta na tayo ng Bagak, Bataan. Di namin napansin yung arco ng Morong. So di kami nakapagka-picture. So di na rin namin binalikan kasi malayo-layo na. So ito, diretso na tayo ng Bagak. Tapos doon tayo hanap ng lunch natin. So far, nakaka 40 kilometers na kami. Dito na tayo sa may flats. Wala na yung mga pain, mga parusa sa ahon. Tingnan na lang natin mamaya palabas ng Bagak kung meron. Diyos ko Lord! Mayahon na naman. Hindi na natapos. Mali. Dapat pala kumain na kami doon sa may bayan. Bago kami dumiretso dito. Kaya net sa baba dyan, no? Ayun, so time check namin natin is 12:15. So nag-decide na muna kaming magpahinga dito. Nag-enjoy kami masyado doon sa mahabang kalsada, eh. Hindi namin namalayan na wala na palang kainan dito, tapos puro ahon na naman. So baka maubusan kami ng isisipa, eh. Eto.
Tapos matutulog muna. Murang lup pa. Ito yung ebidensya na alas pag na. Nananahimik na lahat. Hindi na kumikibo. Na-stack up na sa isang lugar, sa isang pwesto. Pero grabe. Daming ahon, tas may ahon pa dito. Oh, pero banayad lang dito, di ka mukha doon matataas. Sana lang, banayad. Pag wala ka na makain, ito na lang sasalba sa'yo eh. Cup noodles, tas lagyan mo itlog. Tas pa. Ayun, so sa tindahan na kinainan namin, in-offer niya sa amin itong kubo para makapagpahinga kami. Salamat te ha. Palipas na kami ng oras. Yan no, may instant kubo na. Kahit isang linggo kami dyan, te. Salamat po, te. Palipas lang kami. Napaka, ano, ganda ng bakuran nila dito. Napaka liwalas. Tapos maraming puno. Tapos presko mahangin. Ayan, so ano ko ta, tip para sa mga nagmumurong, tandaan nyo yung tindahan na yun. Pwede kayo dito. Basta, pamukha nyo lang sa mga kila ate na pagod na pagod para maawa sila. Panis. Murong loop na may pabahay. Sabi natin sa linggo pa tayo dito. pakainin nila tayo. And so pahinga muna kami. Bala kayo dyan. Yun, so time check natin is 2:01 na ng hapon. So tapos lang namin magpahinga doon sa kubo nila ate. So ito, padyak na tayo ulit. Papunta na tayo ng Bagak, Bataan. Napakaganda ng kalsada dito. Napapalibutan na maraming puno. Malilim tsaka presko. Tapos yung mga ahon niya, banayad lang. Pero makukunat syempre. Pero di ganun, di ganun katarik. Mali. Kala namin kanina nalagpasan na namin yung arko. Ito pa lang pala. Magkabilahan pala sila. So time check natin is 3:18 ng hapon. So dito na kami sa may arko ng Morong Bagak, Bataan. So refuel ulit. Siko, haba nito na paakyat. Ayun, so time check natin is 3:49 na ng hapon. So we are now heading to Mount Samat. Pero hindi na kami aakyat doon. So more or less 19 kilometers na lang yun. And so far, nakaka 61 kilometers na tayo. Hanggang makauwi ng Pampanga, I guess, mga 80 kilometers pa. So, 4 na oras na padyakan pa yun. Kaso mukhang uulan. Naku po. Ayan, so time check natin is 4:04 ng hapon. Sakto na dito kami sa may Bagak, Bataan. So sumilong muna kami. Maulan kasi. So nasa ano na lang, mga 16 kilometers before kami makarating ng Samat. Tapos patilayin lang namin to, tapos diretso na namin yung uwi namin sa Pampanga. Ayan, so finally nakapadyak na kami ulit. Buti na nga lang, di masyadong tumagal yung ulan. Dumaan lang. So ito, tuloy na natin yung biyahe natin pauwi ng Pampanga. Nakaka 63 kilometers na tayo. Sinisilip po. Wow, grabe ang hamog.
Patay, ang haba ng ahon. Grabing ganda oh. Nasa Encantadia na tayo. Palabas pa lang kami dito sa may Bagakbataan, di pa natatapos ang mga ahon. Dahil pa namin. Tapos biglang init dito katapos ng ulan. Ilang hangin. Oo, lumabas ang init. Hindi masyadong nabasa yung daan. Yun na yung Mount Summit sa tapat namin bundok. Ewan ko kung kita ninyo sa camera. Yun o. Ayun, so pasado alas 5 na pala. Kakatawid lang namin ng Balanga. So papunta na kami ng Mount Summit. Tapos diretso na kami sa may National Highway na mahabang kalsada bago makalabas ng Bataan. Nasa 77 kilometers pa lang kami, pero yung mga pinadyak namin parang nasa almost 200 na. Ganun siya kapagod. Ayun, so time check natin is 5:42 na ng gabi. So nakaka 81 kilometers na tayo at kakadaan lang namin doon sa may kanto ng Mount Summit. More or less mga 70 kilometers na lang yung kailangan namin padyakan para makuwi ng Pampanga. Siguro mga 9 o'clock na sa bahay na kami ng gabi. Ayun, so time check natin is 6 o'clock na ng gabi. So nandito na tayo sa may National Highway dito sa may Bataan. Siguro mga nasa isang oras pa tong highway na to bago kami tuluyan makalabas dito. And then ano masasabi ninyo sa kumusta pa kayo? Kaya pa? 50-50. Ayun, so nakauwi na kami ng bahay ng pasado alas 10 na ng gabi. Hindi na ako nakapag-outro pa dahil naloobat na ang aking GoPro. So nagtotal ang 3-day ride namin ng 259.40 kilometers mula Pampanga, Subic, Bataan hanggang makabalik ulit kami ng Pampanga. At kung nagustuhan ninyo itong unplanned bikepacking ride namin, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. So ako nga pala si Geno, Kuyangko, ang inyong si Chris ng Kabalen. So hanggang sa susunod na gravel ride adventure. Ride safe mga kapedal! Is an empty heart and broken dreams.